So what's up guys? So this is Israel Evangelista from IETB Tech Shop and Israel Evangelista TV sa YouTube. Ayan, so meron lang akong i-share sa inyo na naninira. Actually guys, sa mismong group ko pa to naninira. So yung paninira na to, na-discover ng isa sa moderator natin, si Ja Reyes. Ayan, so bale itong taong to, itong naninira na to, nakabili yan sa akin ng AirPods Gen 2, tapos original iPhone 10 battery, original cable and adapter, tapos isang water-resistant LCD adhesive. Ayan. So, unang-una guys, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Bogus tong taong to. Gustong mang modus. Kasi ganito yan. Nagre-report siya sa akin dun sa AirPods ha. Unang-una guys, ganito ginawa niyan. Kunwari ngayong araw, nag-report sa akin yan na defective daw, tapos may gasgas pa daw yung AirPods Gen 2 na binili niya sa akin. So since kami dito sa IETB Tech Shop, nag-o-offer kami ng 7 days warranty, meron kaming policy na yung 7 days warranty na yon, mag-uumpisa yon once na natanggap mo na yung item. So ako syempre, since nagre-reklamo siya sa in-order niya sa aking AirPods Gen 2, which is alam ko naman na umorder siya, ang unang-unang titignan ko kung kailan niya na-receive. So ito na nga. Sa Shopee, si buyer saka si seller, nakikita nila mismo yung parcel kung nasaan na. Kung na-deliver na, ayan, meron pa nga tayong tinatawag na tracking number, which is kung sa JNT ka, umorder or nagpa-deliver, or yung JNT ang pinili mong courier, pwede mo i-copy yung tracking number sa Shopee, then i-paste mo sa website ni JNT. Then lalabas dun lahat ng information about dun sa parcel na dinideliver sa'yo. So ganito. So nagreklamo na nga siya ngayong araw na to. Ang nangyari niyan, nakalagay dun sa tracking, is nasa Aklan pa lang siya. So kakadating pa lang ng Aklan. Ayan. Wala pa sa kanya, hindi pa rin dumarating sa delivery hub. Ni hindi pa rin lumalabas yung outpour delivery. So sa mga gumagamit ng Shopee and Lazada and kung anumang online platforms, ayan. Alam nyo yan na merong outpour delivery. Kasi yun yung notification na darating na ngayong araw yung parcel mo. So ito, yung sa kanya, wala pa yung outpour delivery ni hindi pa rin siya nare-receive ng delivery hub. Pero, nagre-reklamo na siya. So, medyo nagtaka na ako nun. Kasi, sa tagal ko ng seller, magdadalawang taon na rin ako ngayon, ngayong taon na to, kabisado ko na yung about sa tracking system na yan. Ayan, kaya hindi mo kami maluloko about yan. So, unang-unang hiningi ko sa kanya is picture ng parcel or ng item. So nakapagpasa siya ng picture ng AirPods, meron pang sticker ko, and merong black silicone case. So pumasok agad sa isip ko yun. Kasi dun sa message niya sa akin sa Shopee, ang sabi niya sa akin, "Sir, pa-request po ako ng black silicone case." Ayan, yan yung isang modus nitong lokong to. Nag-request siya ng black silicone case kasi plano niyang pagpalitin yung lumang AirPods niya doon sa bagong ipapadala kong AirPods. So, ang mangyayari, meron na siyang bagong AirPods. Pag pinadala niya pa sa akin yung luma, in case na nag-success siya, meron na siyang dalawang bagong AirPods. Pero nabigo siya. Ganito kasi yung nangyari. So, since nung ngayon, nagre-reklamo nga siya, inaasikaso ko siya. So, sinabi ko sa kanya na, sige, papalitan ko, padala mo sa akin. Tapos, hinintay ko maggabi. Hindi pa rin nag-update yung tracker ni Shopee. Pagdating ng madaling araw, dun na nag-update na, receive na siya ng delivery hub. So, ito na, ginawa ko, inabangan ko ng umaga. Mga bandang 8 a.m. yata or 9 a.m., nag-video call kami. Ay, hindi pala. Voice call lang kami. Nag-voice call lang kami sa messenger nitong buyer.
Tapos, ina-assist ko siya. Sinasabi niya kasi kulub daw yung mic, mahina daw yung mic. Ayan, hindi daw gumagana, mga ganyan. Basta ganyan yung binabanggit niya sa akin. So, ina-assist ko siya. Naririnig ko nga siya, kausap ko siya. Talagang ina-assist ko siya. Matagal kami nag-usap. Siguro mga 20 minutes din ata or 30 minutes. Basta matagal kami nag-usap kasi, yun, nagbibigay din ako ng mga tips sa kanya. Kahit alam ko na niloloko niya ako. Siyempre, di ba? Hindi mo naman agad ibubuking yung panloloko niya hanggat wala pang evidence. So, ito na nga. Nung nag-out for delivery na ngayong umaga, ayan, so kinabukasan na to, ha, doon kahapon siya nagreklamo, ha, kahit wala pa sa kanya yung item. So, ito na yung kinabukasan. So, nung nagreklamo siya, wala pa sa kanya yung item. Kausap ko siya ngayon, wala pa rin sa kanya yung item. Eto na. Out for delivery na si Parcel. Pag sinearch mo sa JNT, yung tracking number, lalabas doon yung pangalan ng magde-deliver sa kanya. Nandoon din yung number ng rider. So, ang ginawa ko is tinawagan ko yung rider. And na-confirm ko na nasa kanya pa yung parcel. Ayan. So, ito na. Nag-usap kami ng rider. Sabi ko pa nga sa kanya sa text, i-return to sender mo na lang yan sa akin, boss, kasi niloloko ako nung buyer. Ang sabi naman niya, sir, kakilala ko naman to. And na-deliver ko na kasi. Yun yung sinabi niya. Na-deliver ko na. Binayaran niya na. And kapag nagreklamo siya, sabihin mo sa akin. Pag siniraan ka niya sa Shopee or nagreklamo siya sa Shopee, sabihin mo sa akin, ako bahala. Ipapaban ko rin yan. Yata yun yata yung sinabi niya. Ipapaban ko yan dito. Meron akong voice record para dyan. Patunay, guys. Kasi syempre, advance ako mag-isip pag ganyan mga modus-modus na yan. Nire-record ko yung usapan namin ng rider. Mamaya, pati yung screenshots, lahat, voice recording, papakita ko sa inyo lahat yan. Kaya, panoorin nyo lang to. Yeah, medyo mahaba-haba to. Kasi maraming kalokohang ginawa yung taong yan. Yung naninira sa akin. Ayan. So, ito na nga, diba? Nasa kanya na. So, dinerecho ko siya. Chinat ko siya. Sabi ko sa kanya, boss, okay na. Yung item na nire-reklamo mo sa akin, hindi naman pala sa akin yan. Hindi ko item yan. Ang ginawa niya, tumawa siya, tapos sabi niya, oo nga, parang ganun eh. Nakalimutan ko yung mismong sinabi niya sa akin, pero ang sabi niya is, ha ha ha, oo nga, wait lang, hahanapin ko yung sinabi niya sa akin. Ayan, so sabi ko, kakarating lang ng parcel ko ngayon sa'yo. Bali yung AirPods Gen 2 na nire-reklamo mo sa akin kahapon, hindi ko siya product. Kasi ngayon lang dumating item ko sa'yo. Then ang reply niya is, ha ha ha, yes boss, kakarating lang. Ayan, so dinerecho ko siya dyan. Kasi alam ko na hindi ko item yung nire-reklamo niya. Kasi hindi niya ako maluloko eh, di ba? So dyan, nabigo siya dyan eh. Nabigo siya, ang ginawa niya, order received siya agad, tapos nag-rate siya agad ng 5 star. Ayan. Then, pangalawa, inulit niya ulit. Ito na yung umorder siya ng battery, ng charger, ng water resistant adhesive para sa LCD. Then, after, kuwari dumating sa kanya ngayon, after 3 days or 5 days, saka siya nagreklamo. Ito medyo nag-cool down siya eh. Diba? So, ang sinabi naman niya sa akin ngayon, boss, hindi gumagana yung battering binigay mo sa akin. Hindi daw gumagana, ayan. Pero, ganito yan. Kay IETB Tech Shop, meron kaming battery installation guide na binibigay kapag bumili kayo dito. Meron din kaming LCD installation guide kapag bumili kayo sa ng item sa amin. So, ito yun. Hindi kami more on profit. Ayan, papaliwanag ko lang muna sa inyo. Hindi kami more on profit. Ayan, hindi kami yung tipo na kapag bumili kayo ng item, bahala ka na sa buhay mo kung kanino mong gusto ipakabit yan o kung marunong ka magkabit. Hindi kami ganun. Ginaguide pa rin namin yung mga buyers namin ng original battery and LCD. So, dun sa guide namin, kapag meron kang hindi nasunod dun, automatic na voided na yung warranty mo. So, babanggitin ko lang yung isa sa battery installation guide. So, ito lang yung babanggitin ko. So, battery installation guide. So, test the battery first.
Ayan, so alam na ng technician yan. So ang kailangan nyo lang gawin is sabihin nyo lang sa technician na kailangan munang itest yung battery. So marami pa to. Meron pa tong pangalawa, pangatlo, pangapat. Then doon na tayo sa note. Ang nilagay namin dito sa note is kapag nireport mo sa amin na yung battery may factory error pero hindi mo siya tines or naka-install na siya agad sa phone mo, hindi namin tatanggapin yung battery. Voided na yan. So bakit? Kasi kapag tinetest mo yung battery, hindi mo siya kailangang idikit agad sa phone kasi for testing pa nga lang. So kapag ka nagtetest ka ng battery, kahit hindi mo muna tanggalin yung nakakabit na battery sa'yo. So ang gagawin dyan ng technician is itetest nila yon, ipapatong lang nila yung battery, tapos ikakabit nila sa terminal kahit nandoon pa yung nakakabit sa'yo na original battery. Ayun, hindi nila agad i-install yung kasi itetest nga muna yung battery. Which is, ganun dapat ang ginawa niya. Pero hindi eh. Ang ginawa niya, ang sinasabi niya sa akin, nagpakita siya sa akin ng dalawang battery, left and right. Yung left daw, yung battery ko. Yung right daw, yung battery niya na luma. Pero dito na ako agad nagtaka. Yung battery na pinakita niya sa akin, walang adhesive. Ayan. So kapag bibili kayo ng battery dito sa amin, brand new sealed ang battery namin. Meron din niyang kasamang adhesive. Yung iPhone 6 or iPhone 5 hanggang iPhone 8 Plus, yung adhesive niyan guys, tandaan nyo ha, yung adhesive ng iPhone 5 hanggang iPhone 8 Plus, nakahiwalay yan. Hindi yan nakadikit agad sa battery. Pero kapag bumili ka ng iPhone 10 battery hanggang sa latest iPhone ngayon, nakadikit na agad yung adhesive sa battery. So ito, meron ako ditong iPhone 10 battery. So bali iPhone 10 battery kasi yung binili niya sa akin. So meron ako ditong iPhone 10 battery. Ayan. So brand new to. Ayan, so binuksan ko na syempre. Ayan yung plastic. Ayan, iPhone 10 battery. Original. So ito, buksan natin. So ito na. Papakita ko sa inyo yung itsura ng original battery. Kasi ganito yung ginawa niya. Yung pinapakita niya sa aking battery ko daw, walang adhesive. Halatang gamit na. Tapos walang adhesive. Unang-una, ganito ang itsura ng original battery na brand new para sa mga hindi pa nakakakita dyan. Sa iPhone 10 ito. So ito ang itsura ng original battery na iPhone 10. Ayan. Makikita nyo na may plastic dito. Ayan. Tapos, sa likod, ito yung mga adhesive. Ayan, adhesive yan. Adhesive, adhesive, adhesive. So, ayan. So, makikita nyo na ito yung mga adhesive, diba? So, bakit wala sa gitna yan? Kasi, sa iPhone 8 Plus hanggang sa latest iPhone ngayon, meron na tayong wireless charging. So, nandito kasi sa gitna yung wireless charging eh. Kapag ka sa frame ng cellphone, kaya walang adhesive yan. Kasi otherwise, hindi gagana yung sa wireless charging kapag natakpan ng adhesive. Pero yun nga, yung proof na nakakabit talaga yung battery adhesive. Ayan, nakakabit na agad. So makikita nyo sa picture na pinasa niya sa akin, ayan, papakita ko sa inyo, na sinasabi niya yung left daw, yun daw yung battery ko, pero walang battery adhesive. Ang layo, di ba? Ang layo sa pinapakita ko ngayon sa inyo na brand new iPhone 10 battery. Ayan. Di ba? Napakalayo, di ba? Dagdag ko pa, mababasa niyo sa screenshot na sinabi niya, ako yung technician na nagkabit. Kasi tinanong ko eh, ano ba yung sinabi ng technician? Ang sabi niya, ako yung technician na nagkabit. Tapos, nung nagreklamo siya, di ba, about sa battery, yung mga huling-huling message niya sa akin, meron siyang parts ng cellphone na tinatanong sa akin. Sayang, papakita ko sa inyo. Tinatanong niya yan. Kung ano daw tawag doon sa part ng cellphone na yon. Unang-una, sabi mo, ikaw yung technician na nagkabit. So, sabi mo, technician ka. Tapos, hindi mo alam yung part na yon. Diba? Palpak talaga mang bogus tong taong to eh. Ayan. So, ewan ko ba, palpak eh. Palpak na palpak talaga eh. Diba? Wala akong masabi. Yun talaga eh. Palpak talaga mang bogus. Diba? So, ayan. So, sa pangmamodus mo na ganyan, hindi ka na makakaisa
hindi ka pa makakaulit sa akin. Actually, gusto mo pang dumalaw eh. Dun sa una nga, hindi ka nakaubre, di ba? Hindi ka umubra sa akin dun sa AirPods eh. Gusto mo pang umulit. Tapos, nangihingi ka pa ng discount, di ba? Sinabi mo na defective tong battery ko, hindi mo ako bibigyan ng magandang rating, ganyan-ganyan, dahil naboid mo rin yung sa battery installation guide. Ayan, tapos, hindi ko pa battery yung pinapakita mo. Tapos, sasabihin mo pa, wag ako mag-expect ng magandang rating, tapos bigla ka manghihingi ng discount. Ano yun, di ba? Kalokohan, di ba? Tapos, ngayon, di porket hindi ka nakaisa, hindi mo ako nagulangan, hindi mo ako na modus, sinisiraan mo ako ngayon sa online, di ba? Wag namang ganon, di ba? Wag ganon. Ayan, wag kang manguto. Kasi hindi mo ako mauto eh. Wag mo akong anuhin. Hindi mo ako maiisahan. Di ba? Maghanap ka ng sanggol. Yun, yun yung utuin mo. Baka mauto mo pa sana. Baka nga sa sanggol, hindi ka makauto eh. Di ba? So, ayun. So, ito pa yung isa niyang reklamo. Babalikan ko ha. Babalikan ko yung battery. Reklamo niya. Yung battery adhesive daw. Pati yung water-resistant adhesive ng LCD, maalikabok daw. Unang-una, lahat ng LCD adhesive namin, nakalagay yan sa Tupperware. Ayan. Kasi para hindi siya maalikabokan. Saka, depende yan sa model. So, magkakahiwalay talaga yan. So, nakalayer yan per unit sa taguan namin. And, ito pa, sealed yung battery. May balot yung battery. Ayan, yung adhesive may plastic. Bakit mo sasabihin na maalikabok? Baka naman kasi dyan na alikabokan yan, tinambak mo, di ba? Ayan, oh. Oh. Sasabihin mong maalikabok? Huwag ganun, huwag kang manira ng tao. Kasi unang-una, wala kaming ginagawa. Nananahimik ako eh, di ba? Hindi nyo na nga ako masyado nakikita sa YouTube. Ayan. Hindi na ako masyado nakakapag-vlog, medyo busy, nananahimik ako. Tapos, may susulpot pang ganito, di ba? Huwag manira, ayun lang. Yun lang ang masasuggest ko sa inyo. So, ayan, so wala akong masabi eh. So, tatapusin ko na itong mga paliwanag na to. So panoorin nyo na lang. Ayan, ipapakita ko yung mga screenshots, pati yung voice record ng kausap ko yung rider. Ayan, papakita ko sa inyo. Pero bago yun, and guys, thank you sa mga patuloy na sumusuporta dito sa shop and dito sa ating YouTube channel. Ayan. Thank you guys. Thank you. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Thank you. Ah, okay. So, tama yung lumalabas ngayon sa Shopee na ngayon pa lang out for delivery yung item. Apa. Kasi kahapon pa siya nagki-claim eh, na nasa kanya na daw yung item. Tapos ano sa ati? Ayun. Ano? Modus lang siguro yan, sir. Yun nga eh. Nire-report niya sa akin na may problema dun sa item niya. Tapos, pag-check ko ng Shopee. Di ba may update sa Shopee kung nasaan na yung mga parcel? Pag-check ko, ngayon pa lang nakalagay na out for delivery. Okay, sige, sir. Update lang kita, sir. Okay, sige. Update mo na lang ako, sir. Sige, sir. Okay, sige. Thank you. Nasa kanya na? Apo. Ito nga eh, dalawang beses, wala pa sa kanya yung parcel, boss, nagre-report na siya sa akin na may problema daw. Hindi, kasi sabi niya daw kanina, nagtanong daw siya kung paano daw mag-reset. Oo, pero wala pa sa kanya yung parcel, yan yung binili niya sa akin eh. Ayun na yun. Paano siya bakit siya nagre-reklamo? Okay. Hindi naman siya nagre-reklamo daw sa ano, sa direct sa Shopee daw. Di ba mag-chat po siya sa web kayo? Oo, oh, kiniklaim nga niya na ano eh. Kiniklaim nga niya na may problema nga daw eh. Nasira daw, baka daw sira yung mic kasi hindi daw siya naririnig, kulub daw. May mga screenshot ako ng pinag-usapan namin eh, nag-chat kami. Okay sir, ganito na lang sir. If ever magre-report mo siya ulit sir, ako na magre-report din sa kanya dito. If ever na may return to sender, ipaparefund niya yung ano, nakapuntas mo na ako sir, ako magpapahal sa kanya. Ah, kontakin kita. Ikaw na bahala. Opo, sir. Okay. Anong pangalan mo, sir? Parang ganito kasi yung ano, yung ugali niya kasi, sir. Ano? Yung ugali niya kasi, sir. Hindi siya nagtatanong kasi sa akin.
pa, balay kaibigan ko rin kasi totoo eh. Oo. Pero ako nababala sa kanya, sir. Okay, kasi ganit, di ba, naiintindihan mo naman ako, hindi pa dumarating sa kanya yung parcel, nagre-report na siya. Opo, opo. May problema na daw. Ganun din yan, sir. Yung sinabi ko sa kanya, sir. Nag-advance po siya. Ano, ano? Nag-advance siguro siya. Hindi, may okay. May device, yeah, okay. may ano siya, may item siya. Ang worry ko dito, basta ganito na lang sir. Ako na po ang bahala sa kanya sir. If ever mag-report siya, kontakin mo ako. Okay, sige. Kasi ang worry ko dito kasi yung ano, ipagpapalitin niya yung item. Hindi. Ako na po ang bahala dun sir. Okay, sige. Binuksan ko na yung prima, no? Tapos pinatesting ko to, ano, okay naman yung ano, yung parcel. Okay yung item. Okay, sige. Basta pag ano sir, once na magreklamo siya na may sira or kung ano man, kukontakin kita. Okay, sige. Matik na sir. Okay, sir. Ano pangalan mo ulit sir? Marjan to. Marjan sa amin. Andun pa sa ano yung ano, bali ako na pwede yung dikit ng puzzle sir. Okay. Matik na sir. Okay, sige. Sige, ako nang bahala. If ever mag-report man siya sa Shopee, ako na po. Kontakin mo lang ako, kaya? Okay, sige. Okay, thank you.